ang pagligo bago igroom ay napaka-importante ito sa aso para... Ligoyin natin siya dito sa DIY tub. So for today's video ay turo natin kung paano magligo ng aso dito sa aking maliit na DIY bathtub. So yan ay inuna natin na basahin yung paa ng aso. Ang pagligo bago igroom ay napaka-importante ito sa aso para yung pag-groom natin ay malinis, tsaka yung gamit natin, yung blade natin, hindi madaling masira. At pangalawa ay maganda pag bagong ligo talaga kasi yung buhok nila parang naangat lahat. Tapos yung mga tanggol, mga dikit-dikit ng buhok ay madali na lang tanggalin. Tapos pinakamain ko talaga na rin kung bakit ko naliliguin kasi yung blade. Madaling ma-pull. Pag listen natin yun, listen natin yun. Nawasan ng buhok. Tsaka maganda rin kung unahin natin pagligo para yung aso medyo sa atin. Medyo maging friendly sila ba kasi ang pagligo ay banding to. So maging comfortable sila. So pag tayong lumilig, nagliligo, parang malo yung isip nila nga parang mayari ko lang to. So ano yung ano ko sa pagligo. So nagbiyot ako ng shampoo. Lahat ng shampoo na ano ko, lahat ng shampoo na ginagamit ko, dinililit ko kasi ito. Hindi, matapang kasi yung ano. Pag unang lagay mo ng shampoo, hindi pa yan bubula kasi nandyan pa yung mga dumi. Kaya gawin mo pag mag-shampoo ka, dalawang beses o tatlong beses yun lang. 3 beses lang gamit ko. Tapos na. Pag nagsisimpoo ako dito sa mukha, ginaganyan ko. Hindi yun direct kasi ano yung mukha eh, ang mata matamaan. Iwasan natin yun kasi shampoo to, talaga ano yung mata. Sanggan sila. Pag nag-directly ako shampoo sa mata. Ganyan na. Ito yung shampoo ko yung kamay ko. Tapos yung tubig na yung dadaloy sa katawan ng aso. Sa pagligo, nandiyan na yung lahat, yung paglinis ng tenga, ito, ganunin mo lang. Mas nalilinis ng, tubig yung tenga. Ganun lang yung pagligo, kapag may tubig. Pero huwag natin i-direct yung tubig sa mismong tenga kasi masisid lang din. Dito pa lang ay importante. Para na pag mga shitso, madali lang matanong pag mumuta yung mga makanila, masasagot dito. Kaya ito yung dahilan kung bakit yung mga aggressive na aso, sabi na wala na bakit bumait. Kasi ito talaga yung pagligo, isang malaking factor sa na tanggal yung paging aggressive na aso. Mag-feel nila na owner lang yung nag-aggress kaya lang dito. So kaya yan, kaya masasagot sila. Kaya gusto lang masay, kaya masaya na sa video. Yan. Kaya tignan, pag magligo kayo ng aso, huwag yung masyadong maingat ka kasi pag gano'n, maano ka yung aso. Hindi mo maayos yung pagligo. I mean, yung maingat mo, yung hindi mo talaga masyadong hawakan na maayos kasi ayaw mo matanggan. Huwag ka gano'n. Dapat ka nang yung pagligo. Magyan mo puting yung presyo. Yung tamang tama lang, hindi sila matanggan. Para malinis talaga. Kaya long shampoo. Kasi medyo dark pa yung kulay niya. Pagkatingnan natin yung tubig, yung pinatanggalan ng yung pinasabunan natin, di ba? May matatanggal na tubig. Pag medyo tingin pa natin na medyo dark pa, dapat sabunan mo pa. Ano yung dumi. Ang nagkit. Sa mga hindi pa ka nakasubscribe sa channel ko, please lang, pasupport naman para yung mga gusto may magkaroon ng kunting idea kung paano igloom yung aso nila, paano linis ang aso nila. Kaya sa simple ko lang ako ko. So, yun. Ngayon lang pagligo ng aras. So, sana may matutunan kayo. Pa-subscribe po ng ating channel. Salamat po. Pa-like and share naman.
This is Jeter Palo again, your Doom Groomer, and happy post-acroba. Bye-bye!